Samantala po, si Madam Lene ay nakakuha ng bumagsak sa pangatlo. One digit na lang si Madam Lene ng 9%. Mga kabayan, magandang umaga sa ating lahat. Ito, may bago tayong chismis. Hindi ito chismis, totoo. Ang sabi dito sa Manila Standard, .net. Wala na mga kapatid, number 3 na si Madam Lenny. As in number 3 talaga. Sabi dito sa Manila Standard by Ray A. Riquijo. Sorbacious BBM landslide win in Cavite. Ang sabi dito sa balita, if elections were held today in Cavite, si presidential aspirant Bongbong Marcos is the landslide winner after scoring 62% in a recent internal survey across the province. Napakataas, mga kapatid. Palay ko, parang aabot si BBM ng 95%. Yun lang prediction ko, 95%. Pagdating ng ng eleksyon, mga kapatid, baka 95% na ang kanyang score sa surveys. Sabi dito, isang official Facebook page ni Governor Remulla, mga kapatid. Sinabi niya, internal survey was conducted on 1,600 respondents throughout the province from December 1 to 5. Survey are a snapshot in time. If the election was held today, BBM will win in Cavite by a landslide, ang sabi ng gobernador. Ang sumusunod sa kanya ay si Senator Ping Lacson, na native siya ng Cavite, mga kapatid. Pero napakalayo ang kanyang agwat kay BBM. Nakakuha lang siya ng 16%. Samantala po, si Madam Lene ay nakakuha ng bumagsak sa pangatlo. One digit na lang si Madam Lene ng 9%. Samantalang si Isko, na iniwanan niya si Dr. Willie Ong, nakakuha siya ng 6%. At saka si Boxer, the champion, Manny Pacquiao, nakakuha siya ng 4%, mga kapatid. Sabi pa ni Governor Remulla, naniniwala siya na si Bongbong Marcos ay destiny niya ang maging pangulo sa darating na 2022, mga kapatid. According to the latest records of the Commission on Election, COMELEC, in 2019, ang Cavite ay pangalawa sa most vote rates province in the country. Sumisigunta siya sa Cebu, mga kapatid. Ang Cavite ay mayroong mahigit na 2 million voters. Yun, sabi ko. Second only to Cebu with the largest number of voters with more than 3 million voters sa Cebu, mga kapatid. So, biro nyo yan. Pag nakakuha ka lang ng 3 million sa Cebu tapos nakakuha ka ng 2 million sa Cavite, patay na. 95% ang makukuha ni BBM, mga kapatid. Meanwhile, sabi dito sa balita, Calabarzon is known as the most vote rich region in the country with more than 8 million voters or 14% sa total voter population sa buong bansa, mga kapatid. Si Bongbong Marcos at ang kanyang running mate na si Inday Sara patuloy ang kanilang pangunguna sa surveys sa Pilipinas. At siyempre, sa ibang bansa pa, mga kapatid, siya pa rin ang nangunguna, si BBM Sara pa rin. Pagka nagsusurvey yung mga kapatid natin na vloggers, BBM Sara pa rin ang number 1.